Alright guys, sa video na to, ituturo ko naman kung paano tayo mag-drive at mag-cambio or mag-change gear sa forward track. So ito yung forward track na Hino. So ito yung cambio niya guys, ito yung guide niya or yung pattern niya sa cambio. So ituturo ko ngayon kung paano mag-change gear. So ayan, nakita natin medyo maluwag yung ano sa loob ng forward track na Hino. Ito yung ano niya, handbrake. Ito yung cambio niya, ito yung guide. So ito yung sinusunod ng driver kung paano mag-change gear o mag-cambio. Sa dito, yung mga basic na to guys, mga basic na ginagawa ng driver o basic na tinitingnan ng driver o ino-operate o minomonitor ng driver pag tumatakbo yung sasakyan una sa biyahe. Ito sa harap natin, ito yung dashboard. Ayan. Sa harap ng manibila, ito yung mga gauge niya. Ito yung sa RPM. Ito. So, pag nag-silinyador ka, nag-apa ka ng silinyador o nag-apa ka ng accelerator, papalo yan. So, kailangan nasa green lang siya pag pumalo yan. Huwag mong palagpasin sa green kasi hindi maganda pag kursado ang makina. Sobra na sa apa. So, nasa green lang siya dapat. So, yan yung RPM natin ha. Ayan. Okay, sa kabilaan man dito, ito yung rear at saka front na hangin niya kasi air brake kasi itong truck na to, forward truck na Hino. So yan yung rear, tapos may yung front. So dalawa yan, dalawang hangin yan. So kailangan nasa 9 siya or 8 para kargado na siya sa hangin. At ito yung fuel gauge natin. So yan yung sa crudo, sa diesel. Kasi nga truck, diesel. Ito naman yung sa init o temperature. So dito, ito yung kilometer per hour o yung speedometer. So malalaman mo dyan ng driver kung gaano nakabilis ang takbo ng sasakyan. Okay? So medyo malaki yung manibela niya. Kagaya din sa mga bus o sa mga 10-wheeler truck. So dito sa left side ng driver, ayan, makikita mo yung ito yung hazard, yung triangle yan na simbolo, na kulay pula. Pitikin mo lang yan pataas na yung daliri, ayan, up. Pitikin mo lang paangat pataas. So mag-hazard na yan, kumbaga hazard light, warning lights, or emergency light kung tawagin din. Okay? Tapos dito rin yung ano niya, yung wiper. Yung dulo na yan, medyo ano, pinupunasan natin ng konti. construction materials kasi yung karga natin ngayon. Ayan, pinitik ko. Ayan, isang pitik lang pangat, iilaw niyan, mag-hazard niyan. So, ganun din ang makikita niyan sa labas ng truck. Likod at harap yan, iilaw yan, magkabilaan. Para mag-hazard siya, halimbawa ang emergency ka, o nakaparking ka na alanganin, ayan, pwede ka mag-hazard light. Tapos dito sa right side naman ng manibela ng driver, dito mo rin pipihitin mo rin dito yung ilaw. Ayan, yung dulo nyan, pinipihit-pihit lang yan. Ayan, may off, tapos may ilaw. May mga simbolo dyan, may mga sign. So yan yung ilaw natin. So dito, ito yung wiper. Ayan, ikutin mo lang yan. Ayan, gagana na yung wiper nyan sa windshield ng truck o sasakyan. Ganyan din naman kahit sa ibang mga sasakyan, mga kahit kotse o kahit sa mga bus o kahit sa mga 10-wheeler kasi ito nga forward track tong sinasakyan ko ngayon. So ito yung handbrake natin. So pinipindot lang yan. Naka-handbrake kasi siya. Pindutin mo lang yan, iangat mo ng konti bago mo siya itulak pababa para ma-release pag halimbawang tatakbo ka na. Ayan, ganyan lang. Tapos ito yung preno, di ba? So, ganun naman sa mga sasakyan, may preno. Ayan, yung inapakan ko, o brake. Yung katabi niya, yan yung silinyador. Ayan. So, ito yung cambio natin. Ituturo ko ito mamaya kung paano tayo mag-change gear. Susundan natin yung pattern na yun, o yung guide na yun. Ito yung clutch pedal natin. Ayan. So, bago ka mag-cambio, apakan mo muna yung clutch pedal. Nandito tayo sa gitna, naka-neutral tayo. Yan, naka-neutral tayo, di ba? Ito yung susundan mo. Yung
itong guhit na to, yung gitnang guhit, naka-neutral tayo. So, ang permira dito, kabig kaliwa, bago baba. Yan ang permira. Okay? So, kabigin natin sa kaliwa. Yan. Kabig kaliwa, tapos hila, pababa. Ayan, hila, pababa. O, ganyan lang ang premira. Tapos, pwede ka nang umabante. Ganun pa rin. Apak pa rin sa, ito, apak ka pa rin sa senador. Ayan. Ayan. Ganyan. Tapos, dandahang bitaw yung clutch para umabante. Okay? Ayan, dandahang bitaw yung clutch. Steady apak sa senador. Ayan. Kunting apak. Ayan, uugong ang makina. Uugong ang makina. Tapos, dandahan kang bitaw sa clutch. Yung kaliwang paa mo. Ayan. So, ayan. Dandang bitaw ng clutch. Ayan. Mabanti na tayo. Mabanti na tayo. Ayan. Mabanti na tayo. Dandaan. Ayan. So, ganun lang pag pabanti ng truck. Okay? So, preno. Brake. Apak sa preno. Tapos, bago ka magpreno, apak ka sa clutch. Ayan. Clutch pedal. Ayan, kaliwang paa mo. Bago ka magpreno para hindi mamatay ang makina. Tapos tulak na to, balik na sa neutral. Ayan. Pag naka neutral ka na, pwede mo nang bitawan yung clutch. Ayan. Bitawan na natin yung clutch. Ayan. So hindi na mamatay ang makina. Okay? So ganun lang. Tapos ayan, sundin mo lang to. Paano yung mga paano yung dito, yung kumbaga yung pattern niya. Ayan. Sundin mo lang to. So ito yung pinaka original pa niya na cambio na gear pag nag change gear ka. Sa mga kutsi kasi ano, ang reverse niya yung R patras dito kasi yan, sa mga private vehicles, sa mga powers, sa mga kutsi. So ganun din naman ang inapakan, parehas lang. Tatlo lang din yung preno, senador, yan, accelerator o inapakan para tumakbo. At pati itong clutch pedal, ito. Okay? So, ganun lang. Tatlo lang inapakan dyan. Ganun din naman sa mga tinwheelers. Tatlo lang din inapakan. Pag mga manual, wag lang yung automatic. Okay? So, ang gamit natin ngayon ay forward. Forward to. Yung nakaraan kong vlog, forward din yun. Pero, ano siya? 7 speed siya. Pero ito, ano lang to, hanggang 5 speed lang. Okay? Ayan. Medyo malaki din to, kasing laki din to ng forward nung binablog ko nung nakaraan. Yung isang truck na dinadala ko. Okay? So, ayan. Nakahinto na tayo, guys. So, nakaangat tong handbrake natin. Okay? Yung iba kasing ano, mga truck, sa mga forward o tinwheelers, mga bagong modelo, ano yun, yung maxi. Parang handbrake din yun, dipindot lang yun, yung ng maxi na tinatawag nila, pinaka handbrake. Ito, dihila lang to, dihila lang ang handbrake natin. Okay, so bababa tayo, ha, bababa ako ng truck para makita nyo kung gaano kalaki yung truck na minamaneho ko ngayon. Itong forward 6 wheelers din to, kaya bababa ako, ha. Bababa tayo. Baba tayo ng truck para makita nyo. Yan. Thank you.
So ito yung fuel tank o tangke ng krudo o diesel ng Hino forward truck. Kung bago ka pa lang pala guys dito sa aking channel, mas maganda kung mag-subscribe ka para updated ka rin sa aking iba ko pang mga videos related sa driving. Nagbibigay ako ng mga tips and ideas at gumagawa ako ng mga driving tutorial. Baka sakaling makatulong sa'yo kung interesado kang magkaroon ng ideas o kung ano yung mga ginagawa ng mga driver, kung paano mag-operate, paano mag-maniho ng mga sasakyan. Mag-like ka na rin at itap ang notification bell. So ayan guys, nandito na ako sa labas ng truck. Binibidyohan natin yung truck na minamainin natin kasi magbababa na ng pangarga yung mga pahinante ko. Ayan. Ito yung mga pangarga namin eh. Ayan, mga C-parlings. Ay, mga metal paring. Tapos ito yung mga concrete plywood. Kung sakali namang meron kayong mga karagdagan ng mga katanungan guys, huwag mahiyang magtanong. Magtanong lang sa comment section ng video na to. At always naman akong naka-online sa aking channel at sasagutin ko yan isa-isa yung mga tanong nyo. Okay? Ilalagay ko na rin yung iba ko pang mga videos, yung mga link ng mga videos ko about tutorial, mga tips and ideas about driving tungkol sa pagmamaniho. Ilalagay ko sa description box ng video na to para pwede nyo rin mapanood at magkaroon pa kayo ng karagdagan na kaalaman. Pwede ka rin magpa-shoutout, mag-comment lang sa comment section para sa next vlog ko, i-shoutout kita. Once again, this is Tok Tok Rider Eye. Don't forget to like, comment, and subscribe. Disclaimer lang guys, hindi po ako endorser ng Hino Trucks or I am not an endorser of Hino Trucks or any kind of vehicle brand. I just shared my own experience and ideas. Thank you for watching. See you in my next vlog. Ingat kayong lahat sa biyahe.